Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Teacher Tep Tep. For today's video, it's all about Crossword Puzzle Maker Tutorial. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng crossword puzzle sa napakadaling pamamaraan. At ito po ay natutunan ko sa isa sa mga webinar session ng DepEd OER. Kaya, kung kayo ay interesado, panoorin po ang video na ito. Ayan, so i-download po muna natin or install po muna natin yung app na gagamitin natin para sa crossword puzzle. So, ang itatype po natin dito ay puzzlemaker.biz. Okay po, sa Google, i-type lang po natin ang puzzlemaker.biz. Then, enter lang po natin. Then, i-click po natin itong Puzzle Maker, Free Puzzle Maker Application. So, lalabas po ito na makikita sa screen. And then, i-download po natin. Ito po ay free. Libre po ito na may i-download sa ating mga laptop. And then, scroll down nyo lang po. And then, download now. Ayan. So, once installed na po, open na po natin. And then, ito po ang magpapop sa ating screen. Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? Yes lang po tayo. Then, next. Next lang po natin. And then, next lang din po tayo. Then, next lang po tayo. Then next, then install, then finish. Ayan, so na-download na po natin yung Crossword Puzzle Maker at ito po ang icon niyan. Then double click lang natin para po ma-open natin yan. So explore na po natin, no? May tatlong tab po tayong makikita sa bandang itaas na bahagi. May words, crossword, and help. So yung mga ilalagay po nating mga salita at hint sa crossword puzzle ay ilalagay po natin dito sa words. So, as you can see po, pwede po tayong maglagay sa ating crossword puzzle ng at least 21 words. Okay po? So, dito po yung word. And then, dito naman po sa gawing kanan yung hint. FYI lang po, pagdating sa hint, hindi po pwedeng lumagpas yung sentences nyo or yung description nyo dito sa box na ito. Okay, as much as possible po, yung ilalagay po nating description para dun sa word na pahuhulaan natin o ipapahanap natin sa bata, eh dapat kasya lang po dito sa box ng hint. Kasi po, kapag lumagpas po yung description, okay, sa box na ito, magiging putol po ang itsura niyan o kalalabasan niyan kapag nag-generate po tayo ng crossword puzzle. So, at least, make sure lang po na kasya lang po or within the box lang po ng hint yung description ng word na ilalagay po ninyo. Okay po? So, ito na po yung mga na ilagay ko. So, pakita ko lang po paano mag-type ha. For example, dito tayo sa 11 yan. Click nyo lang po and then i-type nyo lang po. Yan. Kunyari, artistic. Yan. Ganun lang po kadali. And then, dito naman po sa hint, ganun din po. Type nyo lang po. Ngayon, once na okay na po at nailagay nyo na lahat yung gusto nyong ilagay sa crossword puzzle, dito na po tayo sa crossword. Click lang po natin yan. And then, para lumabas yung mismong puzzle, i-generate po natin yan. So, click lang po yung generate. Ayan po, oh, nakita nyo po ba, teachers or students na mga nanonood sa akin? Ayan po, oh. So, andito po yung across and down. Ayan na po, nag-generate na po pati yung puzzle kung paano, ano itsura ng magiging puzzle natin, no? Actually, marami pang iba't ibang itsura yan. Click lang kayo ng click dito sa generate. Ayan po, oh. Iba-iba yung formation, iba-iba yung itsura. Ayan. Kung ito ay gagamitin mo as your exam para sa mga bata, pwedeng-pwede rin po, no? Magkakaiba sila, lalong-lalo na ngayong online para maiwasan yung kopyahan, no? Or
yung sa activity sheets nila, no, magkakaiba yan ng pwesto. Ayan po, pwedeng-pwede po, no? And then, for example, okay ka na sa image na to, no, na na-generate. Para po yan ay ma-save sa ating laptop, dito po tayo sa Save as Image. Okay po? Or kung gusto mo namang i-print directly, dito ka lang sa print. Pero for this tutorial, ito po gagamitin natin yung Save as Image. So, click ko lang po yan. Ayan, and then, ikaw na po, saan mo po ba ilalagay itong image na to? So, for example, ako sa laptop din, lagyan ko ng file name na sample. Then, save. Ayan, so as you can see, nandito na po siya, oh, ito po, oh, nasa atin ng desktop. Yung image na sinave natin coming from Crossword Puzzle Maker. So, for instance po, no? Sige, wait lang po. Ayan, so ito po yung image na pwede nating ilagay sa ating mga activity sheet. So, for example, meron akong prepared na dito na activity sheet para sa aking mga students. So, i-insert ko lang po yung picture na yan dito. So, as you can see po, gumagawa po ako ngayon ng first quarter activity sheet, no? So, insert ko lang po yan dito sa ibaba po nitong 10 larangan ng hilig. So, insert ko lang. And then, picture. And then, hanapin lang po natin sa desktop. Ito na po siya. Then, insert. Ayan. So, yan po, oh. Kitang-kita naman po, no? Ayan na yung ginawa natin na crossword puzzle maker. So, kayo na pong mag-adjust-adjust o palakihin yan para mas magandang tignan sa inyong activity sheet. So, ganun lang po kadali, no, teachers? I hope nagustuhan po ninyo yung tutorial video na ito at sana makatulong po ako para mas lalo pong mapabilis ang ating mga ginagawa ngayon, lalong-lalo na sa panahon na ito, no? Dahil abalang-abala tayo sa paggawa ng ating mga activities. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button para lagi po kayo updated sa mga videos ko. Marami pong salamat sa inyong panonood. Be kind, be humble, and be good to others. Bye! Yeah.